front row. Assembly. Ayan, excited na kami. At I know excited na excited ka rin kasi this night hindi ka lang matututo, hindi ka lang may inspire, hindi ka lang, 'di ba? Makakabahan dahil this night sobrang tindi na mangyayari at sa sobrang tindi. Syempre batiin naman natin ang ating mga viewers for tonight. Yes, grabe yan. Pero alam ko marami nang nakatutok diyan. Alam ko marami nang nag-hashtag. Okay, pero dapat full charge yung cellphone, no? Aside dyan, guys! Okay, dapat naka-focus ka. Ballpen at papel mo, naka-ready na din yes. Dapat yan. Yes! And comment down! Yes. Hashtag I am ready! Yes. Siyempre, batiin naman natin ang ating mga viewers for tonight from different team. Kaya ikaw, pag narinig mo yung pangalan ng team mo dito, comment ka dyan sa baba. Yes. Tag your upline at kung saang lugar, saang province ka man ngayon dahil napapanood tayo worldwide! Yes, grabe yan, diba? Kaya hi dyan sa mga nasa ibang bansa. Good morning. Hello. Sino-sino ba ang mga team na nandito na? Tatawagin na natin. Yes. Ang ready na ba? Nandito na ba? Nakatutok na ba? Ang Team Pau and Shy. Ayan. Comment na dyan. Mag-ingay ang Team Pau and Shy. And syempre, ready na kaya at nandito na kaya ang Team Ayan, comment ka na sa mga comment ka dyan. And nakikita ko yung mga comment, di pa natatawag. Nandiyan na agad sila nag-hashtag ang Team RN. Of course, syempre, hindi naman magpapatalo ang Team Irene. And of course, isa sa pinakamalulupet na team, grabe no, ang Team Jumel. And of course, syempre, nandiyan din ang Team Jive and Rose. Comment dyan yes. Sa baba. At mag-ingay lahat ng Team Zenit! Okay, so syempre excited na kami at sabay-sabay naman nating
welcome lahat ng mga new distributors natin for this week. Yes, sabay grabe. Ng buhos ng ulan, ang buhos ng blessing, ang buhos ng package sold every yes, day. Grabe, grabe. No, non-stop talaga. So, sino-sino ba yung mga yan? Kapag nakita mo ang pangalan mo on screen, comment ka dyan sa baba. Yes, yes. Welcome sa lahat ng mga nandito, guys. Welcome sa mga new members natin na alam ko nakatutok na. Ayan, shout out natin, syempre. Ayan, nandito na. Grabe yan, nakaka-excite naman to, guys. Alright. Diba? So, eto guys, yung mga new members natin. Alam ko, super excited na kayo lahat. Lahat nakatutok na. Pag natawag ka, comment dyan sa baba. Oo, and tag kasi grabe hotline. To eh, Luzon, Visayas, Mindanao at international talaga, diba? Yung mga nakananonood sa atin for tonight. At hello, kaway-kaway, sino ba yan, Ma'am Brenda? Ayan, syempre, nandito na si Angelica ng Leyte. And of course, Kai, grabe, napaka-clear ng mga ng font natin. Okay. Si Romeo Burson ng Leyte. Hello! Hello sa inyo dyan, guys. Welcome! And nandito rin si Febrondina from Cebu. Hello! Grabe. Hello! Comment ka dyan sa baba. At syempre, welcome din natin si Danilo Salivio from Mindoro. Hello din kay Julieto, Abino, guys. Kay Giuselo, kay Maxi Marie, kay Chona, kay Messi, kay Christine Joy, Esti Bosagolina from Manila. Hello! Grabe, hello sa inyo dyan, guys. And syempre, nandito rin si Madel Elena Virginia. Si ayan. Mary Joy, Angela Sarmiento ng Pasig. Welcome sa inyo. Po. Kay Maria Jana and kay Army ng Dasma. Grabe, taga-Dasma pala no? Ang layo, ang layo niya. Grabe, parang ayan, hello. Dyan. At hello din kay Vanessa. Si Vanessa, si Diego, si Michelle, si Ramon Javier from Juanito. And of course, from Camarines, or naku, Bicolano pa. And nandito rin si Crystal, si... Ayan, guys, grabe. So, nandito rin si Sarah, si Christine, Crystalline. Hello, and welcome! Kay, ayan, medyo malalaki yung point natin. Okay, okay. Hindi din ko talaga. Hello, hello. And syempre, hello din kay Crystalline. Ayan, kay Crystalline, kay Judy Boy from Malaysia. Grabe nung taga-Malaysia kasi iba-iba yung lugar. Pero syempre, i-welcome din natin guys si May Galvez from yes, Kuwait, welcome. Si Kyle Tryler, si T. Bernardo, si Bon Ryan, Erlo, Joe Gomer, Kim Bryan, Christine, Marian, yes, Escano. Welcome po! Hi guys, welcome sa inyo lahat. And syempre, welcome din natin si Rosana Santos. And si Russell, nandito rin. Si Simeon and Mary Grace. Welcome! Susan, Mary Jane and kay RJ, kay Lendy. Ayan, sana nandyan na kayo lahat guys ha. Si Jennifer and si... Right, diba? And syempre, kaway-kaway at welcome din natin si Rana De Leon, Maria Sabina, wow. Regulo, Angelica, Joanna, Kim Noeline Bernardino. Hello na kay Francis Sevilla, Chara Natividad, Jenny Rose Guerrero from Ilocos Sur. Hello, but I heard may part ata sa Ilocos Sur na talagang binabahan, no? Pero, hello din kay Jean Stephanie, Tokiro from Ilocos Sur. Ayan, welcome sa inyo guys. And hello. Last but not the least, ayan, nandito rin si Maha Joy. And of course, si Roy Sid and Donna Marie. Welcome sa inyo lahat. Welcome! And of course, meron tayong hindi na mention. Ay, grabe. Ma'am Brenda, na isang team na isa sa pinakamalaking team, di ba? Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi international. Yes. Siyempre, kaway-kaway. Yes, at kaway-kaway naman tayo sa mga taga Team Christian! Ayan, comment dyan sa baba. Oo, di ba? Special mention talaga. Save the last nga daw, sabi nga. Oo. And, syempre, kung na-welcome naman natin lahat ng mga top, di ba, new distributors for this week, syempre, sabay-sabay naman natin i-congratulate ang ilan sa mga top earner, ilan sa mga new members natin na naka-achieve ng full achievement nila. Pero, itong malaking bagay ko. Kaya, kung ikaw nag-start ka pa lang dito sa business natin, ako, just make sure na dapat next time, ipangalan mo naman yung nandito. Ikaw naman yung kainga. Ikaw naman ang ma-recognize. Dahil, sabay-sabay natin i-congratulate ang ating mga top earner, top seller, and top distributors for this week. Grabe so, pakita na natin sa screen. Kung gusto mo lang ang top earner, kung sino yung mga nandito, yun dapat yung mga ipa-follow mo. Sino-sino ba yung mga nandito natin? Ayan, guys. Congratulations sa ating top 6. Si... Aileen Dalugdog. Grabe. Congratulations. And of course, our top
5, Charmaine Milanas. Ayan. Ayan, pero ma'am, dalawa sila. Oo, dalawa sila. Si Aileen Dalugdog at si Joanna Aquino. Joanna Aquino. And syempre, si Charmaine Milanas, ang ating top 5. At ang top 5 din, si Ma'am Amber Nicole Alcantara. Grabe, napaksipag nito eh. Oh my, papi. Ayan. And ang ating top 5 din, pa isa. Ay, grabe. Bagong-bago. Oo. So guys, i-congratulate naman natin si Ma'am, si Sir Kelvin Coronel. Congrats, congrats. And of course, our top 4, congratulations kay Ma'am Jacqueline. Ayan, Nagata from Japan. Yes, sobrang sipag din ito. Yes, and ating top 3, si Sir Regulo Navarro and si Glendale Gambala from Ilocos. Sobrang sipag din ito, no? Congrats! Ayan, kaya comment ka dyan sa baba ko. Kung upline mo to, dapat isigaw mo. At syempre, congratulate din natin ating top 2. Tatlo sila. Sige yes, nga, Ma'am Brenda. Our top 2, Kurt Earl Halasan, and of course, Teresita Ibanez. And ito, ka-team ko to, Joey Marquez. Hello, 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 congrats. And of course, ang ating top 1 for this week. Let's all congratulate Ma'am Joeline Huston. Ayan, congrats. And of course, kung meron tayong top earner, is of course, sabay-sabay naman natin din i-recommend ang ating mga top seller for this week. Yes, ang ating top 6. Sino ba yung mga yan? So, syempre, hindi magpapahuli dyan si Ma'am Mikay Alvarado. Yes, ang ating top 5, si Ri Fuji. Ang top 4, Ma'am Brenda. Ayan, so si Ma'am Arlene Ogawa. Hello, congrats. At syempre, congrats din natin ating top 3, si Sir Nestor Montero. Ang ating top 2, Kurt Earl Halasan. Hello, kawaii, kawaii. And syempre, ang ating top 1, let's all congratulate. Napakasipag, diba? So for sure, napakahabol itong taong to. And of course, let's all congratulate Sir Romy Herrera. Congrats! And of course, let's all congratulate ang ating mga top distributors. Ito yung grabe, no? Grabe magpapaking sold every week non-stop. Yes, and syempre, let's all congratulate. Sino yung mga yan? Ayan, our top 2, si Ma'am Crispina Basilio. Congrats! Si Ma'am Marvick Buenvenida. Grabe, mama. Payaman talaga yung pangalan ni mama ko. Mas pinasosyal. Sino ba ba? Si Sir Christopher Engbino. And syempre, si Sir Romy Herrera. And sino ba ang ating top 1? Syempre, reveal na natin. Let's all congratulate Mom Teresita Ibanez. Congratulations. Ayan. So, sobrang nakakakaba. Sobrang tindi ng mangyayari ngayon. And of course, sobrang kaba. Syempre, hindi naman tayo papayag na hindi natin ma-recognize ang ating mga top M-Loves for this week. Kaya kung upline mo to, naku, dapat maging proud ka. Kaya yan, i-comment mo dyan sa baba. Congratulate mo yung upline mo dahil let's all congratulate ang ating top 5 M-Club for this week. Ma'am Janelle Dinglasan. Yes, comment sa mga team ni Ma'am Janelle. And of course, our top 4 M-Club. Upline ko to. Sobrang nakaka-proud. RJ Santos. And of course, syempre ang ating top 3, Ma'am Jumaine Toledo. And all the way from Ilocos, Ma'am Irene Chan. And of course, syempre ang ating top 1, let's all congratulate Sir Christian Corpus. Grabe, no? So talagang mas pinatindi at patindi ng patindi dahil tonight, nakita nyo na, diba? Yes. So tonight, ano ba yung mangyayari ngayon? Hindi lang tayo matututo. Alam kong ito yung dapat ninyong isa sa mga abangan. Kung meron ka man dapat abangan, meron ka dapat pakinggan, lalo na kung nag-start ka dito sa business, diba? Tinuturo na sa atin yung how. Pero isa sa pinaka-importante sa lahat kung bakit mo ba ginagawa yung business is you know the reason why. And of course, to introduce ang ating trainer for tonight, Ma'am Brenda. Alam mo, na-excite talaga ako na i-introduce to kasi isa to sa mga nagpalalim sa akin sa business. Actually, nag-start ako dito, ah. Isa to sa mga pinaka-unang napakinggan ko na talagang reason bakit ko ginawa at tinuloy-tuloy yung negosyo. And sa mga new members natin, sa mga first time na nakikinig dito, sobrang swerte mo na mapapakinggan mo to ng libre. Kaya tumutok ka, dapat nakafocus ka, talagang wala kang ibang ginagawa kasi isa ka sa mga
ang masaswerteng member na mapapakinggan tong tao. Yes. Make sure naka-earphone ka ha. Wala. Focus yes. lang. Literal. As in, word by word pakinggan mo dito dahil baka ito na yung matagal mo nang hinihintay para ma-meet ang bagong package sold mo. So, di na natin papatagalan dahil alam kong ready-ready na kayo. Excited na kayo. Mag-ingay, Team Zenith. Mag-comment ka dyan sa baba. Let's all welcome one of the head club, one of the top yes. earner, and of course, sa pinaka-idolize ko. Iniidolo ko dito sa front row, isa sa mga nag-inspire sa akin, tumulong sa akin ng mga panahon na nag-start ako. Let's all welcome ang dragon ng Team Zenith, Sir Paolo Nico Amigo! Talagang nakaka-excite, naghalo yung emotions ko para mag-meet tayo ngayong araw na ito. Syempre, ayoko rin naman din na hindi ako papayag na hindi ka matututo ngayong araw na ito, di ba? Pero yung mga member mo ba, nandito na ba? Yung mga member mo is nakikinig na ba? Nako-comment mo naman dito kung nakikinig na sila or tag mo yung mga member mo or tag mo yung sarili mo, di ba? Pero pag wala, nako, syempre, mas maganda pag wala pa. Tawagan mo na, i-text mo na, i-contactin mo na para naman masimulan nila yung orientation natin. Orientation talaga, no? Masimulan natin yung training natin for today, for this night. Grabe kasi sobrang nakaka-believe lang talaga dahil ang daming mga committed na mga members natin. Kahit ganito na, alam mo yan, na umuulan, malamig ang panahon. Yung iba kasi parang ano eh, parang iba, hindi na bumangon sa ano, hindi na bumangon sa higaan nila. Diba? Yung iba naman, diba? Sa lamig na lamig, diba? Ayaw maligo. Comment mo naman dito yung mga ayaw maligo. Diba? Tag mo yung mga member mo na ayaw na maligo. Diba? Kasi sobrang giniginaw. Pero syempre, sa mga nandito at nakikinig ngayon, guys, ayoko sayangin yung oras nyo, ayoko sayangin yung panahon nyo dahil gusto ko ngayon pa lang simulan na kagad natin yung negosyo natin ng malakas sa mga new members natin. Sa mga binati ng mga new members kanina, hello sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga na-awardan kanina, sa mga na-recognize for this week, nako, congratulations so sa inyong lahat. At naway, next week at nandito at magkita-kita ulit tayo dito sa mga awards na ito. And syempre, simulan na natin. Tama. Diba? Alam naman natin kung ano yung topic na maririnig natin for this week. Diba? Excited na ba kayong lahat? Okay na ba kayong lahat? Or ready na ba kayong lahat na mapakinggan yung ating training for this day? Yes, oo. Ang title na to is Why. Diba? Kasi makikita mo ito pala. Yan. Makikita mo naman dito kung bakit why. Actually, para mapakita ko sa inyo, no? Meron akong nireading mga slides sa inyo. Tsaka meron akong niready na mga something para, syempre, para makita mo yung ating training for this day. Pero, bakit nga ba why? Simulan natin sa ganito. Gige, bakit ka nag-join ng front row? O bakit front row sa dinami-dami ng company? Bakit front row yung pinili mo, 'di ba? Yung iba, bakit networking yung ginagawa mong career for this day? Bakit yun yung ginagawa mong career ngayon? Nako, dapat tinatanong mo sa sarili mo 'yan. Syempre, alam mo ba mas maganda kapatid, simple lang eh. 'Di ba? Dapat tinatanong mo yung sarili mo the moment na na-invite ka, the moment na na-orient ka. 'Di ba? Yung ang lagi mong pumapasok sa isip mo, dapat ang lagi mong kine-question, bakit front row? Or bakit multi-level marketing company sa panahon ngayon?
ang dami namang pwedeng po, ang dami namang way para maging successful ka sa labas, 'di ba? Marami naman tayong ways para maging successful o para magkumita ng malaki, kumita ng maganda. Pero bakit sa panahon ngayon, bakit network marketing o bakit front row yung kailangan mong gawin? Actually, sobrang daming bullets, sobrang daming mga numbers para dahilan para maging front row o bakit para maging network marketing yung gawin mo sa panahon ngayon. Pero syempre, hindi ko ibibigay sa inyong lahat at hindi ko ilalatag sa inyong lahat dahil baka hindi mo kayanin, di ba? Bibigay lang ako sa inyo ng konting, alam mo yung konting bullets lang kung bakit network marketing yung kailangan natin gawin sa panahon na ito despite na marami namang opportunity sa labas. Syempre, number one dyan, pakita ko sa inyo ito. Why? Multi-level marketing. Yan. So, familiar ba kayo na multi-level marketing yung ginagawa nyo? Or layman's term, familiar ba kayo na networking yung ginagawa nyo? Yung iba, parang hindi pa alam ha. Parang yung member ko, kasi yung member ko, ano, na-invite siya before, diba? Sabi niya, nag-join siya. Pagka-join niya, after 10 days sa kanya ako, tinext sa kanya ako, chinat, sabi niya sa akin, Sir Pao, may tanong po ako, kaso medyo nakakaya. Sabi ko, sige, ano yun? Tanong mo lang sa akin. Sabi niya sa akin, networking mo ba yung ginagawa natin? Sabi ko, bakit? Paano mo naman nasabing networking? Paano mo naman nasabing network marketing? Sabi niya sa akin, eh kasi mag-i-invite, magdadala ng tao, mag-i-benta ng product. So, hindi siya aware. Dapat ikaw na nakikinig ka ngayon, dapat aware ka na network ang marketing yung ginagawa natin sa panahon ngayon. Dapat aware ka na kailangan mag-invite dito at kailangan magbenta ng product kasi baka inaantay mo lang yung every Friday na lumabas sa payout mo, lumabas sa e-wallet natin, na bakit hindi lumalaki to? Bakit hindi nadadagdagan to? Diba? Kasi akala ko ba every Friday yung kitan, pero bakit wala pa din hanggang ngayon? Diba? Baka hindi ka nag-i-invite, baka hindi ka nagbebenta ng product. So, kailangan ho natin gawin ho yung kailangan ho natin dito para, in order for us para kumita nang maganda at kumita ng malaki dito sa business na ito. And syempre, sa panahon ngayon, syempre front row na ho yung ginagawa na. The moment na you sign up na or the moment na in-encode mo yung pangalan mo sa business natin, masasabi talaga natin na welcome business partner dahil kayo yung isa sa mga, kayo yung mga newest business partner, kayo po yung magiging, hindi ho tayo magkatrabaho dito. Wala ka hong boss dito. Negosyo mo ho yan, so mag-business partner ho tayong dalawa. Okay lang ba mag-business partner tayong dalawa? Di ba? Parang nalungkot ka pa, di ba? And sobrang dami pa pala nagko-comment dito. Teka lang ha, sobrang dami nagko-comment dito. Pero paramihin pa natin yung viewers natin. Para naman, alam mo yun, para naman masimulan nila ng umpisa yung business natin. And syempre, ito maganda. Number one reason kung bakit sa panahon ngayon, multi-level marketing company. Dahil naniniwala ako, time would come, darating ang panahon, lahat ng tao, karamihan ng mga tao, they will look for network marketing. Yes, oo. They will look for network marketing. Yes. Bakit? Simple lang eh. Diba? Dalawang dahilan kung bakit sa panahon ngayon, bakit network marketing na yung mahanapin ng tao. Gusto nyo malaman kung ano? Comment mo dito kung ano. Yes, ang dami nagka-comment oh. Una, population. Yes, population. Dumadami na ho yung tao. Dumadami yung tao. Dumadami na ho yung mga araw-araw may pinapanganak. Araw-araw may ginagawang anak. Diba? Araw-araw may nag-18, may nag-20, may nag-19. So in short, parami ng parami yung mga tao. Kaya nga nagtataka ako sa ibang mga member na sinasabi nila, oh, wala akong ma-invite. Diba? Wala akong madalang tao. Wala ho akong maalokan ng negosyo. Nako, hindi ka lang ho tao sa buong mundo. Yung percent ng
kailangan mo lang, sipagan mo lang, tiyagain mo lang, ilaban mo lang. At kahit hindi ka na makakapit, kumapit ka pa rin. Para lang. Para lang. Para lang may tawid mo yung sarili. Paano mo nagawa? And lahat yun, mag-boil lang siya sa isang question. How or paano? At isa lang rin masasabi ko sa iyo, hindi ko masasagot lahat yan. Baka nga ikaw na yan din yung tinatanong mo. Baka ikaw pagka nagtanong ka sa apply mo, baka ito rin yung tanong mo. Alam mo, kahit anong pilit namin na itanong, kahit anong pilit namin isagot, hindi namin siya masagot. Bakit? Kasi ang gusto namin, maintindihan mo na bakit instead of questioning me, how, ask me this question. Kahit imbis na tanungin mo ako ng bagay na yan, tanungin mo ako, bakit ko siya ginawa? Why did you do it? Kasi ang importante mo dito, yung dahilan kung bakit ka nag-join. Ikaw na nakikinig ngayon, bakit ka nag-join? Tama! Ikaw, na umattend ng training ko ngayon, bakit ka nag-join ng form? Bakit ka nag-fill up ng form? Maniwala ka sa akin. When the moment, alam mo yung dahilan mo, mas magiging madali mo siyang gawin. You know your why, tama, the how will follow. Mabilis lang dumating yung how. Basta alam mo kung anong ginagawa mo. Kasi kung hindi mo alam ano yung ginagawa mo, kung hindi mo alam kung bakit mo siya ginagawa, you end up questioning yourself, bakit ba ako nag-i-invite? Bakit ba ako humahataw? Bakit ba ako nag-yes upline? Kasi hindi mo naman alam anong dahilan. Pero kahit na, kung alam mo yung dahilan mo, kung alam mo yung dahilan mo kung bakit mo ginawa yung business, it doesn't matter kung malalim, mababaw, hindi ko alam kung ano yung dahilan mo, pero ang importante, kailangan may dahilan ka. Ikaw, ano ba dahilan mo? Yang dahilan na yan, yang dahilan na sinasabi ko sa'yo, yan yung magpapabangon sa'yo sa umaga. Yan yung kahit na puyat ka, mag-i-invite ka pa doon. Kahit na yan yung magbibigay sa'yo ng extra mile, na kahit na 2 hours, 3 hours lang yung tulog mo, pag may nag-update sa'yo ng invite, pe-presentan mo pa rin, kakausapin mo pa din, yan yung magbibigay sa'yo niyan. Na kahit na sobrang ayaw na ng kausap mo, magtutuloy-tuloy ka pa din, maghahanap ka pa rin ng ibang tao, yan yung dahilan. Yan yung nagpupush sa'yo. Yan yung nagsisipa sa'yo. Na kahit na gutom ka na, mag-i-invite ka pa din. Kahit na pagod ka na, mag-i-invite ka pa din. Kahit anong mangyari, gagawin mo pa rin yung negosyo. Na kahit na umuulan, bumabagyo, kahit na sobrang lamig ng panahon pa nagpatawag si upline ng meeting, magmi-meeting ka. Tama! Na pag sinabi ng upline mo na pumunta ng office, pupunta ka ng office. Bakit? Alam mo kung anong dahilan. Tama! Ikaw, kapatid na nakikinig ngayon, ano ba dahilan mo? Bakit mo ba ginagawa si front row? O bakit ka nag-join dito sa front row? Kung hindi mo alam kung anong dahilan mo, guys, hanapin mo. Nandyan lang yan. Nandyan lang yung dahilan mo. Pwedeng makabili ka ng cellphone, pwedeng makabili ka ng laptop, pwedeng makabili ka ng mga bagay na gusto mo, pwedeng laliman pa natin, gusto mo makatulong, gusto mo magbago yung buhay mo, sawa ka na maging mahirap. Ang importante, may dahilan ka. Ikaw, gusto mo maging successful, di ba? Pero bakit wala kang dahilan? Ikaw na nakikinig ngayon, guys. Ikaw na nakikinig ngayon. Alamin mo kung anong dahilan mo. Maniwala ka sa akin. Kahit bago ka pa lang dito sa negosyo na to, kahit bago ka pa lang sa business natin, kung alam mo kung ano yung dahilan mo, hindi ka na namin kailangan turuan kusa kang magte-training, kusa kang mag-i-explore ng para sa sarili mo, kusa kang hahataw, kusa kang babangon. Bakit? Alam mo kung anong dahilan. Tama! Hindi na to about sa money. Hindi na to about sa pera na nilabas mo. Hindi. Alam mo kung ano yung dahilan mo. Kaya guys, hanapin mo. Ano ba yung dahilan mo? Ano ba yung dahilan bakit mo ginagawa sa pera? May share ako sa inyong video, guys, na ito yung lagi kong pinapakita. Ito yung lagi kong pinapanood. Pagka the moment na gumigising ako sa umaga, no nag-i-start ako, lagi ko siyang pinapanood, lagi ko siyang pinapakinggan para ma-boost yung ano ko, yung sarili ko, tsaka para ma-enlighten ako na unti-unti mahanap ko yung dahilan dito sa front row, 'di ba? Sana kung ako is na-inspire ako dito sa video na to, natulungan ako ng video na to. Sana ikaw din na nakikinig ngayon, sana ma-inspire ka rin dito sa video na to. At syempre, sana tawag dito, ma-encourage ka na mahanap mo yung dahilan mo dito sa front row. So guys, let's all watch this. When you wake up every morning,
what drives you. If you want to live a life of success, a life of complete success, happiness and fulfillment, you must find your purpose. You see, if you don't know what your purpose is, if you don't know what drives you, what inspires you, then you have no reason to improve your life. How can you improve your life if you have no reason to improve it? Why do you do what you do? Why do you do what you do? What's the reason? Why do you exist? Do you know what it takes to be great? Are you willing to go the extra mile? I tell you time and time again, you will get tired. But if you have a why, we'll give you that extra strength, that extra foot you need, that extra hour you need, the courage. Why are you different from everyone else who's trying to do the same thing you're doing? What makes you stand out? Why are you so important? Find your why. Your why will pull you up when you feel like you don't have the strength to get up anymore. Your why will keep you fighting when everyone else thinks you are out for the count. Why? Who are you fighting for? What drives you? Is your purpose your family? Is it to prove the doubters wrong? Is it to prove yourself right? What is your purpose? Write down your purpose. Carry it with you everywhere. Feel it deep and promise yourself every day you will live your purpose with zero excuses. Somebody's waiting for you to mess up. Somebody's waiting for you to give up. Someone is waiting for you to fall. So when you're challenged by life, what are you gonna do? When you feel like you're at your lowest point in life, will you throw in the towel? Or will you make the moves to be successful? Don't look back. Just remember where you came from. And let that drive push you to go forward. It's not always going to be an easy road. And when you reach success, you won't take it for granted. You'll cherish those moments you had to go through. Those moments you were without. And when you fall down, get back up. Dust yourself off. You need to find something that drives you. Something that no matter what happens, this part of you does not change. This drive in you does not change. This purpose never dies. No matter how many times life knocks you down, your purpose pulls you up every time. This is the reason I will fight for my dreams. This is the reason I will not take no for an answer. When it hurts, keep going. Those cloudy days, those storms, telling you to keep going. Those times in your life when you can't see how you're gonna make it. Some things you can't change. You just have to live with. But if you do have a choice, make the right choice. Your purpose is that one thing that lights you up. It's the one thing that will get you up early. That one thing. When you're doing it, time stops. Your purpose may be something you don't want. It may be seeing someone in your past and thinking, no matter what, I will ensure I never end up like that. Your purpose is always something that lights a fire in you. I will do this no matter what. My family is counting on me. My friends are counting on me. I am counting on me. Hello sa inyong lahat. Yan. Kamusta? Naintindihan nyo ba? Diba? Yung iba parang sabi ng iba, maganda naman siya. Kaso paano? Hindi ko masyadong maintindihan kasi ano eh, English eh. So, ano bang naintindihan mo? Ano bang line yung pinakatumatak sa'yo doon sa nakita mo kanina? Sa pinanood mo kanina? Sa napakinggan mo kanina. Kasi ako, every time na pinapakinggan ko siya, every time na nakikinig ako sa kanya, every time na lagi kong piniplay itong video na to, dalawang linya yung laging pumapasok sa, laging tumatatak sa akin. Una yung, ano ba yun? English kasi nakalimutan ko. una is yung, someone is waiting for you to mess up.
maraming tao hindi lang nila sinasabi, pero syempre lalo na yung mga kaibigan mo na ingit sa iyo, na nakikita na nagbabago ka, na nagbabago yung mindset mo, nagbabago yung itsura mo, nagbabago yung sarili mo. Ni-invite mo sila, hindi sila nag-join, and gusto nila may kadamay, gusto nila eh, sila kasi yung ang normal sa tao.
feeling at the same time na ma-remind ka kung bakit kailangan mo matao at mas sipagan at galing. Talagang natuto kung hindi ang dami mong na-realize ngayong gabi ito na naway baunin mo para mas hatawin at mas lalong sipagan pa na gawin yung negosyo. And syempre, before we end, meron lang kaming konting i-announce. Yes. Diba? Alam kong yung ilan sa inyo hindi pa rin makaget over hanggang ngayon kasi even itong off-road training natin. Gil na gil. Bago matapos yung taon, alam ko may goal ka. Kaya night, okay, bago ka matulog, yes. Sa ma'am, dapat kulitin mo yung upline mo, i-remind mo yan na gusto mo na makasama dyan, okay? Yes. And actually, that's limited tickets lang. Yung talagang yes. Pinipili namin dyan. Yung alam namin na deserving, tama. Kaya hindi kompleto ang pagne-network mo kung hindi ka makakasama dito yes. Sa special training this coming August. Kaya, yan. Upline. And of course, hindi lang yan kasi this coming Saturday, alam kong nabitin kayo sa training ni Ma'am Tin, yes, di ba? Sa Front Row Exclusive. Kaya guys, abangan nyo this Saturday dahil magkakaroon tayo ng Part 2. Wow. Ayan. Kaya sa nabitin, syempre abangan mo yan sa Sabado, hindi pwedeng wala ka. And syempre tonight, thank you so much sa lahat ng nag-stay, yes. Sa lahat ng natuto ngayon. Baunin natin yan, hatawin na ng ating kagad yung negosyo, masipagan pa natin para bago matapos ang 2021, di ba, maging proud sa'yo yung so much, guys! Bye! Alright!